sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po nagpapasimula na sa ating morning devotion. Ito po yun, tayo umawit sa Panginoon. Awit tayo ng isang papuri sa Panginoon. Hallelujah. Think about His goodness. Think about His grace that brought us through. For us, eyes in heaven's above. So great is the measure of our Father's love. Great is the measure of His love. Think about His goodness. Think about His grace that brought us through. For us, eyes in heaven's above. So great is the measure of our Father's love. Great is the measure of Salamat sa inyo, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa pag-ibig, Panginoon, pinadama niyo sa amin, Panginoon, kaya't kami, Panginoon, ay nagkakaroon din ng kakayanan, Panginoon, na ibigin ang aming kapwa, ibigin ang aming kapatid, Panginoon. Maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. Niling namin ang inyong patnubay, Panginoon, at gabay para sa amin, Panginoon. Tinataas namin sa inyo, Panginoon, pag-aaral na ito. Ito ang mapapurihan, Panginoon. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.
para sa atin na nibig ng Panginoon ay binigyan din tayo ng kung ano yung dapat nating gawin sa ginawa sa atin ng Panginoon. Sabi po sa 1 John chapter 4 verse 7 hanggang sa mga sumusunod. 1 John chapter 4 verse 7. Sabi po dito, mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. So ito yung identity natin. Our identity is found in love. Our identity in God is found in love. Kinikilala tayo bilang anak ng Diyos at kumikilala sa Kanya sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa ating kapwa. Tuloy ko po sa 8. Ang sino mang hindi umibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa 10 po, ito ang tunay na pag-ibig, hindi tayo umibig sa Diyos kundi siya ang umibig sa atin. At isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. 11, mga minamahal, kung ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, narapat lamang na mag-ibigan tayo. So yun po, sabi dito sa 9, ulitin ko po, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya ang kanyang kaisa-isang anak. So yung pag-ibig natin, hindi siya based sa para sa atin, it was for the benefit of others. Tulad ng sinabi dito ay isinugo ng Panginoon ang kanyang anak. Hindi para sa kanila, kundi para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kumikilos tayo sa pag-ibig para sa ating kapwa, para sa kanilang benefit, hindi para sa atin. Kaya sabi po dito, ano ba yung dapat maging response natin sa verse 11? Kung gaano lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, nararapat din na mag-ibigan tayo. Dapat yung ipinaparamdam sa atin ng Panginoon o yung ipinapakita niya ay ina-extend natin sa ating mga kapwa o ipinapadama natin sa kanila. Dahil sabi po sa verse 12, nasa atin ang Panginoon. Sabi po dito, wala pang taong nakita sa Diyos, ngunit kung nagmamahalan tayo, ang Diyos ay suma sa atin at lubos na natutupad ang kanyang pag-ibig sa atin. Hindi tayo hahayaan ng Panginoon gumawa ng isang bagay o hindi niya tayo uutusan na gumawa sa atin nang hindi niya naipakita sa atin dahil siya ang ating model. Tayo ay nagpapatawad dahil tayo ay pinatawad ng Panginoon at gayon din tayo ay nagmamahal dahil tayo ay minahal ng Panginoon. Ginawa ng Panginoon na gumawa siya ng daan sa atin upang meron tayong paggagayahan. At yun yung kung paano tayo minamahal ng Panginoon. Kaya sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4. Sabi po dito ay, First Corinthians chapter 13 verse 4, ang taong may pag-ibig ay mapagmatiis. Tayo po sa ating mga buhay, marami tayong masasabi kung gaano tayo tinitiis ng Panginoon. Ako po personally, naamin ko na hanggang ngayon ay may mga pagkakataon sa aking buhay na tinitiis ako ng Panginoon. Kung susukatin natin kung gaano katagal yung kaya ng Panginoon, isang magandang example po dyan ay yung nakalagay sa Genesis, ang pag-uusap ni Abraham at ang Panginoon. Sa Genesis chapter 15, verse 13 to 16. Sabi po dito, Genesis chapter 15, verse 13 to 16, pagkatapos sinabi sa kanya ng Panginoon, Sigurado ang inyong mga lahi ay maninira sa ibang bansa at gagawin silang mga alipin doon at pagmamalupitan sa loob ng 400 taon. Ngunit parurusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. Pagkatapos, aalis sila sa bansang iyon na dalang maraming kayamanan. Ikaw naman, Abraham,
Pahabain kong buhay mo at mamatay ka sa katandaan ng may kapayapaan. Lilipas muna ang 4 na henerasyon bago makabalik dito ang mga lahi mo dahil hindi pa umaabot sa sukdula ng pagkakasala ng mga Amoreyo para parusahan sila at palisin sa lupain ito. So to make the long story short, umabot ng 400 years yung pagtitiis ng Panginoon o yung patient niya. Tayo pag tayo ay nagtitiis o yung meron tayong patience sa isang tao, nakatingin tayo doon or nakafocus tayo sa kanya, hindi para sa atin or hindi sa benefit natin, kung hindi para sa kanya, gumagawa tayo para sa kagaangan ng ibang tao. At katulad ng ginawa din ng Panginoon dito na sinabi sa kanyang mga salita ay kumikilos siya dahil sa kanyang pag-ibig at para sa atin. Kaya yun din yung dapat nating gawin, yung kikilos tayo para po sa benefit ng iba or yung kung paano sila magagaangan. Sabi dito sa sumusunod ay ang taong may pag-ibig ay mapagmatiis, mabait, kind. Diba, nag-go out tayo or kumikilos tayo, yun nga po, para sa benefit ng iba. Sa example ng ginagawa ng Panginoon sa pagiging mabait niya sa atin, pag tayo lumalapit sa Panginoon, hindi naman siya nagre-reklamo kung ilang beses tayo lumalapit sa Kanya, kundi lagi lang siyang open. Tayo po, posible sa atin yung maging mabait tayo sa ating mga kapatid o sa ating kapwa dahil ginawa itong posible ng Panginoon para sundin natin. Di ba po, ganun yung itinuturo sa atin ng Panginoon. Binibigyan niya tayo ng example. Siya yung nagiging model sa atin kung ano yung dapat nating gawin dahil siya ay kinaya niyang gawin iyon para sa atin. Ipinakita niya ang pagmamahal niya sa atin. Tulad po nung sinabi ko kanina ay hindi mag-uutos sa atin ng Panginoon ng isang bagay na hindi niya ipinakita sa atin kung paano natin gagawin. Dahil wala tayong masasabi po sa Panginoon na hindi ko ito kayang gawin, hindi ko po ito kayang mahalin itong kapatid na to. Ano man yung ginawa sa atin or ano man, gano man kabigat yung nangyari sa atin, meron pa rin tayong dahilan para ibigin ang ating Panginoon. Dahil sa atin nga po, di ba kanina yung sa patience, kung gaano tayo itiniis ng Panginoon. Ang sagot po dyan ay kung naranasan ba natin sa Panginoon. Dahil kung naranasan natin sa Panginoon, yung mga bagay na ito ay kaya din natin gawin sa iba dahil meron po tayong model. Na dapat maging natural ito sa atin, yung ibigin natin ang ating mga kapwa o ano man yung nangyari sa atin. At para ito sa kanila, hindi po ito para sa atin. Ito po yung mensahe sa atin ng Panginoon na binigyan tayo ng Panginoon ng dapat nating gawin. Kaya ito yung dapat nating gawin. Di ba po, ito yung inutos sa atin ng Panginoon at wala tayong ibang maibibigay na dahilan para sabihin sa Panginoon na hindi natin kaya iyon. Di ba? Dahil nakatingin tayo dun sa tao na sa tao po yun, o sa ating kapwa, ginagawa natin yun sa kanilang kagaangan. At salamat sa Panginoon. Basahin ko po ulit sa chapter 4 verse 7 ng 1 John. Mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos. Sandaan natin yung identity natin sa Panginoon ay makikita sa ating pag-ibig sa ating kapwa. Na pag nakita nila tayo, hindi man natin sabihin na tayo'y anak ng Diyos, pero yung makita lang yung pag-ibig sa atin, kung paano natin itrato ang ating mga kapwa, ang ating mga kapatid, makikilala na tayo na tayo'y suma sa Kanya at ang Panginoon ay suma sa atin. At salamat sa Panginoon, ito po ang Kanyang mensahe sa ngayong umaga. Ito, ang dapat nating maging response sa pag-ibig ng Panginoon ay yung ibigin din natin ng ating kapwa at maging extension tayo ng Kanyang pagmamahal. Awit po tayo muli sa Panginoon, yung inawit natin kanina. Sabi doon, oh what love that you should died for me. Saving grace that's to supply for me.
Grabe yung pag-ibig ng Panginoon. Ginawa niya yun, isinugo niya ang kanyang anak, hindi para sa atin, ay hindi para sa kanya, kung hindi para sa atin. Yung, ay, kung gano'ng kadakila yung ginawa ng Panginoon, kaya tayo ay makakagawa rin tayo ng mga bagay na hindi para sa atin, kung hindi para sa ating mga kapatid. Kaya't salamat sa Panginoon, awit tayo sa Panginoon. Oh, I'd love that you should die for saving grace that you supply for. Oh, I'd love, oh, I'd love evermore I'm seeing. Oh, maraming salamat sa inyo, Panginoon. Tunay ang sinasabi ng inyong mga salita, Panginoon. You made it easy for us, Panginoon, na mahalin namin ang aming mga kapwa, Panginoon. Ano man yung nangyayari sa amin, ano man yung nagawa sa amin, Panginoon, tulad ng inyong anak, Panginoon, sinugo nyo para sa amin, Panginoon. Kaya't kami, Panginoon, turuan nyo kami paano namin naramdaman sa inyo, Panginoon, ang inyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Gamitin nyo kami bilang maging extension, Panginoon, ng inyong pag-ibig, Panginoon. Nataas ko po sa inyo, Panginoon, inyong mga anak, Panginoon, ang bawat nakikinig, Panginoon. Tulungan nyo ang bawat isa sa amin, Panginoon, naman yung pumipigil sa amin, Panginoon, maging mahirap, Panginoon, o hindi ito maging natural sa amin, Panginoon. Mamuhay sa inyong pag-ibig, Panginoon. Iwinawaksin namin ito, Panginoon, sa inyong pangalan. Maraming salamat sa inyo. Hiniling din namin, Panginoon, ang guidance niyo, Panginoon, ngayong umagang ito, Panginoon. Kayo po ang gumabay sa amin para sa may mga sa aming mga gawain, Panginoon, para sa inyo. Ngayong umaga na ito, Panginoon, ibinataas namin ito sa inyo, Panginoon. Kayo po ang mapapurihan, Panginoon. At sa bawat gagawin namin, Panginoon, sa araw na ito, kayo po ang makita sa amin, Panginoon. Kayo po ang maitaas, Panginoon, at umayon po kami, Panginoon, sa inyong kalooban. Maraming salamat sa inyo, Panginoon, sa inyong pag-ibig, Panginoon, na ipinamalas sa amin. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. Kayo po ang mapapurihan, Panginoon. Ang pasasalamat namin, Panginoon, ay binibigay namin sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Kayo po, Panginoon, ang maitaas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Magandang umagang po sa inyo.